Hey, what's up, everyone? It's Dara. And welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna share with you guys the book that I'm currently reading for December. And I've decided to pick up A Court of Silver Flames by Sarah J. Maas. So I think I'm ready for Nesta and Kazian. And I kind of miss those characters from Akatar series. So I'm reading it on my tablet and I'm also listening to it in audiobook. So I made a subscription in Scrib because I think I read fast kapag sinasabayan ko siya ng audiobook. I think I'm halfway through the book kasi nasa part na ako wherein nakuha na ni Nesta yung mask or something. It's a kind of a powerful mask and parang hinahunting na nila yung mga human queens, especially yung cauldron maid na queen kasi parang there's another war coming up or something. So yeah. And then I still find Kazian a very funny guy. Like, wala lang, natutuwa lang sa kanya, sa kanilang, actually sa kanilang tatlo ni Rhysand and Azrael. But I think I'm more of a Azrael kind of girl. So yeah. And ang maganda pa dito sa mga sa Akatar fans is that ang galing nilang gumawa ng fan art, like, oh my god. Dahil dun, napapadalas yung tambay ko sa Instagram because of Sarah J. Maas's fan arts, yung mga characters ni Sarah J. Maas. Basta ang galing nila, ang galing. That's what I like with fantasy stories because yung mga fans is very creative and very imaginative. I don't know if it's the right term, pero ang galing nila mag-drawing. Then, ayun. So, next kung ikwento, I think this will be more of a storytelling. Kasi, update is that I'm currently working from home. Kasi, so my boss decided na pwede na daw ako mag-work from home. And it's a good thing kasi I think my possibility na mag-face-to-face classes na kami. And then, yun, nakikita niyo medyo nakaayos ako kasi I wanted to feel pretty. Mukha naman akong pretty, diba? Parang mas bagay kasi dito sa kanya, foxy eye. So, I kind of look fresh here. As you can see, char. So, yeah. Then, madalas akong puyat. Kasi, recently, mas nagiging close na kami ng org, ng school org ko. And then, napapadalas yung gymit namin. Mostly, those are Bardagulan sessions. But, we kind of enjoy each other's company and natutuwa ako sa kanila kasi they're friendly. Yeah. And parang kahit papano napapagaan nila yung nararamdaman ko because sometimes kapag nandito ako sa bahay, I feel kind of overwhelmed with my school and my work, so I needed people na makakausap, and it's a really good help for me. And at the same time, nababawasan yung scroll ko sa social media, but I'm trying so hard na
hindi tumambay sa social media. Ganun. And then, actually, wala talaga akong masyadong ma-vlog ngayon kasi I really, nahirapan ako mag-update, nahirapan ako mag-edit. Actually, madali lang mag-edit, pero yung will to do something is, I kind of losing it. Yun lang. And hindi ko rin pinipilit yung sarili ko magbasa because the more na pinipilit ko yung sarili ko is nahihirapan akong intindihin yung binabasa ko. So, kailangan may nandun talaga yung will. So, yun lang reading update ko. I will try to read tonight, but first, I would have to watch Wednesday again. I'm on episode 4, so I'll see you guys later. Hi everyone, for today's video, this is just another reading vlog, and I'm gonna give you an update about the books that I read this December and the book that I'm currently reading. So first, I finished reading Court of Silver Flames by Sarah J. Maas, and this is the fourth book of the ACOTAR series, and it's about Nesta and Cassian. Parang ano siya, continuation siya after nung war with the King of Hybern, and parang kinukwento na dito yung naging buhay ni Nesta after the war, kung ano yung naging effect nun sa kanya. And I kinda empathize with her kasi parang ang naging fairy siya against her will. Parang wala siyang choice kasi diba dun sa third book is they were forced doon sa loob ng cauldron, and I think siya ata yung panganay sa kanilang magkakapatid, and the feeling na parang hindi ikaw yung pinaka favorite ng parents, parang ganun. Parang siya yung black sheep sa family nila kasi and she's also mourning about her father kasi diba dun sa war is yung father niya is namatay. And every time she heard the crack of wood kapag nagsisiga or nagagawa ng bonfire is that she can hear the snap of his neck kasi parang binali kasi yung leeg nun ng tatay niya. So parang naging trauma yon sa kanya. And then, yeah, I rated this a 4 out of 5 stars because honestly, I totally forgot what happened in this book. Basta, I just love the newfound friendship ni Nesta. Gusto ko yung trio nila ni Emery and ni Gwyn. And sobrang nilang cute kapag nagte-training sila. And then, I think, naging Valkyrie ata sila. So, yung Valkyrie is if you guys know it, parang mga all girls soldiers sila or something. And yeah, and then I'm also here for Cassian kasi it's all that matters. I can't say it what I'm really here for, pero I think you get the idea kung just yun. Then Nesta's character is somewhat relatable din. I love her bitchiness, pero I think kung ako yung tatanungin, I would like na mag-stick siya sa pagka-bitchiness niya kaysa magkaroon siya ng
kaysa nabawasan yun. Kasi dun ko na siya nakilala. And then, parang ano, parang I feel bad for her. Ganun. Parang feel ko din, nung binabasa ko yung story niya, is parang napagtutulungan siya. And, yep. Ewan ko, parang ano lang kasi, parang ang hirap kasi na ikaw yung mag-a-adjust dun sa mga taong or mga fairy doon, eh hindi mo naman ginusto na maging katulad nila. Like, parang dapat inintindi rin nila yung side ni Nesta. Yun lang yung para sa akin. But if you have different opinions, that's okay. Then, ayan. Then the next one that I'm currently reading for this December is A Princess for Christmas by Jenny Holiday. So, I'm currently 70% of this book. And yeah, this is about, it's like ano, it's a modern fairy tale. And setting niya is New York. And I think the princess is parang malapit siya sa Germany. Kasi yung, she's from Eldovia, a country named Eldovia. And then, ayun, pumunta siya ng New York for business related. And then, this is where she met Leo Ritchie. And Leo Ritchie is a taxi cab driver in New York. And ayun. So, one time, nung nasa New York na si Princess Marie, Marie yung tawag sa kanya dito, wala yung nirent nilang sasakyan. But, ayun nga, napadaan yung taxi cab ni Leo. Then, nandun yung kapatid niyang si Gabby. Nakita ni Gabby si Marie. Ganon. Tapos, sabi niya dun sa kuya niya na, "Ay, kuya, she looks like a princess. Maybe she needs a ride." Kasi parang, nagbabanta na ng snow yun. So, kahit masama sa loob ni Leo, pinasakay niya yung princess. Ayun nga. Hanggang sa matanong tong si Gabby, ayun, nagkaroon ng mini interview about dun sa princess ng Eldovia. So, then, as the conversation went by, parang napashare din tong si Leo, and then, inoffera ni Princess Marie tong si Leo na what if maging personal driver siya ni Princess for during her stay doon sa New York. And dahil very generous naman yung pay, tinanggap ni Leo. Dahil nga tinanggap ni Leo, you know what really happened. And what I like about this book, habang binabasa ko tong book, it reminds me of a Hallmark movies. Alam niyo yun, yung parang mga ano, parang trademark na ata nila yung mga Christmas movie kineme. And yeah, I kinda enjoy it. And I think it's a fast-paced read din. Kasi, oh, it's a 400 pages din pala. And I'm currently reading it on my tab. And I think maybe tonight I might be able to finish it. And ayun. And ayun nga, medyo nababagalan lang ako sa sarili ko magbasa this month. Kasi parang na-overwhelm ako sa lahat. I have a lot of schoolworks na tatapusin. Walang katapusang schoolwork. Kada mag-vlog ako, lagi ko may sinasabing may schoolwork akong tatapusin. And this month then, hindi kami tumanggap or nagplano ng any event related sa org namin kasi masyadong kulang sa oras. But I think we're going to have a Christmas party. Actually, kami-kami lang para naman makapag-unwind kami. We have time to enjoy. And I feel pressured din, no? Kasi, I feel pressured din kasi I still have 10 books to read para makompleto ko yung Goodreads 2022 goal ko. And I still have 10 books. And anong araw na ngayon? It's December 10th. And
hindi ako confident na makakabasa ako ng 10 books. Kasi ang dami kong gagawin. Like, every time na magpapahinga ako, I feel like sa tuwing pipikit ko ng kaunti yung mata ko, pagising ko, nadagdagan na naman yung schoolwork ko. Like, I cannot. Oh my god, that was so dramatic. And yeah. So, yun yung update. So, I'm gonna update you guys later. But first, maghuhugas muna ako ng pinggan. Then, babalikan ko kayo. At least ako bumabalik, guys. Di tulad ng iba dyan. Kahit huwag ka nang bumalik, di kita kailangan. Unless may dala kang 50 million. Or operan ako ng mama mo ng 100 million. Hindi na ako magpapakita sa'yo. Anyways, that's it. So, yeah. See ya. Hey guys, so I'm back. And, ayun nga, sinabi ko dun sa last video ko na babalik ako. Pero, hindi ko sinabi kung kailan. So, today, it's Christmas Eve, December 24. And, ayun, sobrang busy as usual. Nagtapos ako ng mga school works. Yeah, Christmas break na may kasamang breakdown. Then, ayun. So, ang dami ko nang napasa. I think I read 5 books after the after nung A Court of Silver Flames. So, yung binasa ko is A Princess for Christmas. It's kind of a Hallmark-y with a bit of a spice. Then, binasa ko yung Priest. Yung Priest and yung Sinner. Hindi ko na binasa yung third book kasi it's not my cup of tea. Cup of tea. So, yun. And then, I read The Duke, actually. So, second book siya ng Eldovia series. So, yung first book is Princess for Christmas. And yung second is Duke, actually. So, ayun. It was cute, but really forgettable. Yung recent lang is Twisted Love by Anna Wang. And I must say, grabe. I love Alex Volkov. I don't know how to pronounce his name, but I think he's Russian or Ukrainian, something like that. And as you can see, here's my bookshelf. No, not really. Our bookshelf. Yeah. And now, I'm currently reading the Tis the Season for Revenge. Yeah. And oh my god, first chapter pa lang, nababad trip na ako. Kasi nakakabad trip yung lalaki. Though hindi siya yung bida, pero nakakabad trip talaga yung mga tao may pangalang na Richard. Yun. Sobra akong nababad trip sa kanya kasi like, kung pwede lang sumakal ng tao sa libro, sasakalin ko siya. Because he's such an asshole. Kung may tao pang mas nakaka-bad trip kay Ryle, mas nakaka-bad trip si Richard. So, red flag talaga ang mga letter R. Yeah, kasi dun kay, ano, dun sa lalaking yun, para siyang, ano, pinagsamang ex ko. Parang siya ko pinagsamang ex ko. Ganun. Kasi, yung level ng pagiging asshole niya is top tier. Yeah. Top tier talaga. As in, oh my god. So, ingat tayo sa mga letter R because letter R means red flag. So, yun. Ingat sa letter R. Isipin mo yun. Kapag yung lalaki sobrang ano niya, sobrang umangat na, like, he's in, ano na, parang, andun na sa ano ng career niya, papunta na sa promotion, tapos yung babae, parang, mas pinili niya gawin yung gusto niyang gawin, kung saan siya masaya, even it's ano,
it's not something na mataas yung bayad, na masyadong ano, pinagmamalaking career, pero dun ka masaya. Pero yung view ni ano doon, nung lalaki, dun sa babae, parang ang baba-baba niya. Kasi she's doing makeup on a department store, ganun. And yung feeling na ginagawa yung gusto mo, kasi parang dun sa trabaho mo yun, nakifeel mo na parang may natutulungan kang tao, ganun, or you make other women feel good about themselves. Pero nakikita ng ibang tao na it's, ano, it's a, parang napakababa. Ganun. And isa sa pinakaayaw ko, sorry, maingay. Isa sa pinakaayaw ko sa isang lalaki, yung they will make you feel low, yung sobrang baba mo. Tapos, ang lumaki yung ulo nila, lumaki yung ulo nila dahil nandun sila sa, ano, parang top na ng career nila. Tapos, they will make you feel less of a human being. Ganun, nakakabisit yung mga ganun. Dapat sa mga yun, ano, kinakat to. Yun. Tapos, ang mga, and he was so mean to her. Ang harsh ng mga sinabi niya, yung mga breakup words niya. Like, the fuck? Man, how can you say that? Na, parang napapaisip ka sa 4 years nilang relasyon. You were nothing, but parang ano lang, para usan. May mga tao talaga ano. Ewan ko kung ganun, parang ganun yung na-feel ko nung binasa ko yung chapter 1. Ganun yung na-feel ko dun para kay girl. And alam mo yun, yung feeling na ano, na sinusuportahan mo siya sa lahat ng gusto niya. Yung happy ka for him. Pero siya, he's not the same sa'yo. Parang ano, parang ikaw yung girlfriend pero pinaramdam niya sa'yo na ikaw yung side chick, ganun. Nakabwisit. Nakabwisit sila. Tapos, nangigigil ako. So, yun. So, yeah. Ewan ko matatapos ko sa basa today kasi may hinahabol akong Goodreads goal and I still have to read 6 books. And today is December 24th and hindi ko alam kung kaya ko pa siyang mahabol pero kaya natin yan, tiwala lang sa power ng multitasking. So, yun. And, yeah, I'll get back to you this time. Sana, bumalik ako. So, yun. Yun lang naman. Say hi for the vlog! Hi, vlog! Hi, na! Taga! Nick, so as you can see, meron po kaming baked turkey, then broccoli, so yan lang po yung handa namin, then we have paper plates. Then the macaroni salad. The macaroni. And we also have mango greyhounds. Pero nasa ref pa siya. Hey guys, so it's the next day and today is December 25th. And reading update. Natapos ko na yung Taste the Season for Revenge. And oh my God. Natapos ko siya buong, actually kaninang 5 a.m. Yeah, tinapos ko talaga siya kaninang 5 a.m. Kasi I cannot get enough with this book. Kasi sobrang ganda niya, as in sobrang ganda niya talaga. Like, grabe, sobrang ako nakaka-relate dun sa character ni Abigail because I've been with a narcissist ex
And yung, alam mo yun, sobrang akong nakaka-relate sa kanya kasi alam ko yung feeling na sobrang naging mababa yung tingin ko sa sarili ko dahil I was also verbal abused. And talagang there were moments in my life na parang sila yung nagdidikta ng anong dapat kong suotin, anong dapat kung inaakto, anong scene dapat yung sasamahan ko. Like, alam mo yun, yung parang ginagawa mo lahat yung gusto niya, sinasantabi mo yung mga bagay na gusto mo para lang maging fit ka sa kanya, pumasok ka sa standards niya, ganun. And nakakalimutan mo yung sinet mong standards para sa sarili mo. Like, alam mo yun, ginagawa mo lahat para mapasaya yung tao even though yung mga bagay na yun hindi ka na napapasaya nun. Yung parang nagiging selfless ka na siya na lang lagi yung iniisip mo, nakakalimutan mong isipin yung sarili mo, nakakalimutan mo na nagmamatter ka rin. And ang sad lang kasi siya, grabe mo siyang itaas pero ikaw grabe ka naman yung i-down. Yung alam mo yun, sobrang, kaya it was ano, mixed emotions. May times na sobrang nanggigigil ako, lalo na pag ano, nag-flashback yung mga sinasabi sa kanya ni Richard. Like, ano, parang ayun nga, nagkaroon siya ng emotional trauma. Tapos, and good thing nakilala niya si Damiel, which is boss nung Richard. Kasi si Damien, he's the founder of the law firm. And yung grandfather ni Richard is partner niya. Sa ilang taon, laging parang sumisip-sip tong si Richard kay Damien para makuha yung partner. He was supposed to be partners. Ganun. Parang siya yung magmamana nung pagiging co-founder ng law firm. Pero, badrip na badrip sa kanya si Damien kasi he's an asshole. Ayun nga. Namimili siya ng kliyente at ang pinipili niyang kliyente, hindi yung taong makakapag-change ng lives, kundi yung mga taong kikita siya. Like, pinipili niya yung client na malalaking magbayad. Like, the drug dealers, ayun, kahit ano na, kahit hindi na morally right, ganun. Pero si Damien, ang kinukuha niyang client is yung taong talagang makatutulungan niya, like the victims of domestic violence, financial abuse, mga ganung tao. And ayun nga, they met ni Abigail sa isang dating app, and ayun, so Abigail decided to have her revenge to her ex, and ayun na nga. At saka nakakatuwa kasi alam mo yun, yung parang kung titingnan mo yung cover ng book, it looks wholesome, pero yung content, I cannot. Grabe, oh my god. I think this would be the most, this will be my top 1 favorite books in 2020, favorite book in 2022. Actually, 2022 lang siya na-release. And they, nalaman ko din sa book talk, itong librong to. I think it's kind of inspired with Legally Blonde. Ayun, and isa pang gusto ko dun sa character is we both like Pink. Yeah. And ayun nga, nakakasad na she lost her sparkle dahil lang, yun nga, ginawa siyang parang Barbie doll ng ex niya. Binihisan siya to be a conservative one when she was
Yung parang ang colors na black and white kasi yun yung mas conservative, mas formal, mas karespe-respeto. Na-trigger talaga ako yung B kasi sino ka para sabihin kung ano yung dapat isuot ng isang babae para magmukha siyang karespe-respeto? Ha? Does the dress define kung paano mo re-respetohin yung tao? Ha? If you can, parang, like, alam mo yun, B, kung magsuot ka ng maigse or too revealing, hindi ka nakarespe-respeto nun. Like, what the, anong mindset yan? Anong mindset yan? Alam mo yun? And itong si Richard kasi, narcissist na, tapos insecure pa. Yeah, insecure pa. Lahat ng insecurities niya, lahat ng shortcomings niya, lahat ng failures niya, isisisi niya sa ibang tao. Hindi niya isisisi sa sarili niya kasi he thought highly of himself. Yeah. Ngayon lang ako nag-rant ng ganito kasi nagigigil talaga ako sa kanya. Sobra akong nagigigil sa kanya kung ano yung ginawa niya kay Abigail. Yung pang-verbal abuse niya, yung ano ginawa niyang personal assistant si Abigail instead of his girlfriend sa 4 years na yun, ginaganon niya si Abigail. Like, I cannot. And then when Abigail met Damien, I want that shit. Gusto ko rin na may taong may kita na I'm not too much and I'm not too less. Yung tipong makikita niya sa body language ko kung ano yung nagpapasaya sa akin, ano yung mga gusto ko. Yung taong madali akong mabasa. Alam mo yun, yung na-appreciate lahat ng efforts ko. Alam mo yun, yung mas gusto akong kasama kaysa sa mga kaibigan niya, di naman sa gusto ko siyang hindi na makipag-socialize. Pero alam mo yun, B, yung parang mafe-feel mo na proud siya na nandyan ka sa tabi niya, na meron siyang isang ako, ganun. Gusto ko ng Damien. Tapos, syempre, yung ano din, sa ibang bagay, ganun. God. Tapos alam mo yon yung tipong parang ikaw na nag-hold back ka na sabihin yung thoughts mo kasi baka ganito yung sabihin. Alam mo yon yung kahit yung minsan kasi hindi na-list sa atin yung emotional trauma na binigay ng ibang tao. Pero he will give you the assurance that you need. Yun. Gusto ko yun. Yung assurance na hindi mo kailangan mag-hold back, yung assurance na hindi mo kailangan matakot, ma-fall sa kanya kasi nandyan siya para saluin ka. Alam niyo yun, ganun. Gusto ko ng kagaya talaga ng thing. Gusto ko rin ng sinusundo, gusto ko rin ng naihahatid pa, okay. Yung hindi ka imi-meet lang sa train station, ganun. Yung mag-halfway meet lang, ganun. Gusto ko na pina-flex. Ayun. And yung na-realize ko after ko mabasa itong libro na to, mas alam namang tumaas yung standards ko. Like, feel ko, nasa acceptance stage na ako na hindi na ako magkakajowa. Kasi, ang hirap makakita ng taong kayang maging sincere and genuine sa'yo. So, ayun. Hey guys, so I'm back and I have a reading update. And today is December 28th of 2022, and ayun, natapos ko na basahin yung
'Tis the Season for Revenge. Iniyakan ko siya. Kahit hindi naman nakakaiyak, umiyak ako after reading it. Siguro, one day ko pinases yung libro. And, ayun, naiyak ko the day after na nabasa ko yung libro na yun. And now, I'm currently reading my 29th book, over 30 kasi. 30 lang yung sinet kong goal for this year. Tapos, hindi ko pa siya ma-achieve. So, yun. So, I'm currently reading Never Getting Back Together by Sophia. Basta si Sophia. Yeah. So, yun. So, if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to hit subscribe. See you on my next vlog. Have a great day and bye! Happy New Year! Okay, Happy New Year!